Hindi ka mag-iisa sa misyong ito, Elias. Sila ang makakasama. Basta huwag nang kakalimutan. Pagdating natin ng Alfuego, ako yung unang susugod sa mamang kukula. Tsaka kayo aatake. Datuntun ang lugar natin ng mga mangkukulam! Sa wakas, nahanap na din namin ang lugar ninyo. At ako naman nahihigot sa lakas ninyo. Nanda, isa akong albularyo. Meron kaming samahan, miyembro ako doon. Anong nangyari dito? Alam kong magagalit ka din sa sasabihin ko. Elias, isipin mo ah, yung pinlano natin yung pag-atake sa Alfuego, maski yung pagpunta natin dito, lahat ng yun, nandun si Amanda. May binabalak sila, Elias. Susugurin daw nilang mga mangkukulam. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit mo ko trinator? Dahil ikaw ang mamatay sa mga magulang ko! Narito sa adit, Tito Alexander, ang ginawa mo! Hindi pa panahon para maglaban tayo. Amanda! Halika na, Amanda. Amanda! Nung una pa lang, Elias, binalaan ka na namin. Hindi ka nakinig. Pag mo ko simulan, Gabriel. Lahat tayo niloko ni Alexander. Kasama na dun si Amanda. Huwag mo na nga siyang pagtakpan. Gabriel, huwag mo sisisihin si Elias. Imposible niya malaman na kinopin ni Amanda ang libro niya. Tsaka kahit papano, alam na natin na si Alexander ang pinuno ng mga mangkukulam. Alam na natin kung sino yung titirahin natin. Sige, hindi ko sinisisi si Elias. Pero ngayon alam mo na ang totoo na si Amanda ang umahas sa atin. At kakampi siya ni Alexander, kaya mong gawin ng tama? Ha? Kaya mong ba siyang labanan? Nay, pangako niyo sa akin, ha? Ito na yung huling lipat natin. Oo naman. Bakit hindi natin kasama si Ate Amanda? Umuwi na siya sa kanila eh. Nak, huwag mo nang sisilang sarili mo. Hindi mo naman kasi alam na magulang pala ni Amanda yung mga mangkukulam na napatay mo. Oo nga, anak. At saka, hindi ka naman sigurado kung ano yung mga pinagsasabi ni Alexander kay Amanda. Kaya yun, tuloy nagbago yung isip ng tao. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa ni Amanda yun. Alam naman po natin ang pinagkaiba ng albularyo at mangkukulam. Ang paggamit lang nakakayaan nila. Nasa sa kanila naman yun eh, kung gusto nila maging mabuti. Kung masama, huwag na po natin sisihin si Amanda. Pinatay ko pong magulang niya eh. Yun yung dahilan kung bakit siya pumanig kay Alexander. Kung bakit siya sumama sa mga mangkukulam. Nahintay, gagawin ko po ang lahat ng pwede kong gawin. Maibalik lang siya sa kabutihan. Mabuti nakahanap na kayo ng bagong bahay, Elias. Kung kailangan mo ng tulong ha, sabihan mo lang ako. Alam mo, hindi kita maintindihan. Bakit lagi mo lang dinidepensahan si Elias? Bakit lagi ka lang nagpapakamartir para sa kanya? Wala naman akong ginagawa para kay Elias na hindi ko gagawin para sa'yo o kay Migs. Gusto ko lang naman makatulong. Alam mo namang hindi yan ang ibig kong sabihin eh. Hindi nagbago ang nararamdaman ni Elias kay Amanda. Baka ikaw ang kailangan magbago ng nararamdaman. Alam kong may mas karapat dapat pa sa'yo kaysa kay Elias. Magaling, Amanda. Gumagaling ka sa paggamit ng mga kapangyarihan mo. Kapag lumakas ka ng husto, ikaw na mismo ang harap kay Elias. Ito ang lupang binili ni Alexander. Kung ano man ang mga plano ng mga mangkukulam na yan, dito natin malalaman. So ano, alis na tayo?
Sandali lang. Oh. Hindi ba natin antayin si Elias? Ba't pa natin siya isasama? Eh, alam naman nating mahal ni Elias si Amanda. Di ba? At paano kayo nakakasigurong hindi lalambot si Elias pag nagkita ulit sila? Ewan ko sa inyong dalawa. Pero ako? Ako lang ah. Hindi ako lalaban sa isang laban. Kung alam ko ang kakampi ko, pwedeng kumampi sa kalaban. Ewan ko ba? Sa ako, aalis na ako. Ano kayong binabalak nila? Bakit puro hukay ang ginagawa nila? Kailangan natin lumapit. Listo lang ah. Anong gagawin natin sa kanila? Papatayin ba namin sila? Sige, papatay mo kami! Katulad ng ginawa mo sa magulang ko! Antayin natin si Alexander. Siya magde-desisyon. Si Elias. Elias, may tama si Gabriel! Ano na kayo? Amanda, parang awa mo na. Sa akin ka sumama, si Alexander ang kalaban mo, hindi ako. Tigilan mo na ako, Elias. Hindi na ako gaya ng dati. Hindi na akong bata, kailangan mo iligtas. Kalaban na tayo. Amanda! Elias. Buti na lang dumating ka. Kundi baka nilibing na kami ng buhay ng mga mangkukulam na yun. Thank you, Elias, ha. Ang ilang beses mo na niligtas ang buhay namin. Sorry kung pinagdudahan ka namin. Nagtiwala dapat kami na gagawin mong tama para matapos ang misyon natin. Ang mahalaga, nakalabas tayo ng buhay. Inaamin ko, may pagkakamali ako sa inyo. Ngayon ang tanong ko, kaya ba natin kalimutan ang lahat? Kaya ba natin kalimutan ang nakaraan? Basta para sa akin, sama-sama pa rin tayo sa laban na to. Sama-sama pa rin, Elias. Sorry po, Tito Alexander. Kung hindi ako nag-alangan, biyag pa rin natin sila Elias at mga albularyo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sinisisi. Unang laban mo pa lang ito. Pero ngayon, alam mo ng oras na may pagkakataon ka. Patayin mo ang kalaban mo. Naiintindihan mo ba? Sundo na si Gabriel at Elias na yon. Buo na ulit yung grupo natin.
Yan lang bang dahilan kung ba't ka masaya? Ano mo sabihin? Alam mo, Raya, tahimik lang ako pero hindi naman ako bulag. Eh, kitang-kita naman na may gusto ka kay Elias eh. Siguro kung magbibihis ka na mas maayos, baka magustuhan ka niya. Eh, alam mo naman palang may gusto ko kay Elias. Niloloko mo pa ako ng ganyan. Alam mo, nagigilty nga ako eh. May parte sa akin natutuwa na hiwalay na sila ni Amanda na yon. At may parte rin sa akin naawa kay Elias dahil nakikita ko nasasaktan siya. Ay, pag-ibig talaga. Alam mo, lagi magulo yan eh. Pero kung akong tatanungin mo, wala namang masama sa nararamdaman mo kasi sinusunod mo lang naman yung puso mo eh. Ngayon, kung magkatuluyan kayo ni Elias, edi ayos. Di ba? Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Baka naman pwede mo pang makumbinsi si Amanda na magbago ng isip. May nagkaharap kami kanina. Siya yung unang umatake sa akin. Baka naman nadulas lang. Ay, hindi. Nakita ko mukha niya kanina. Kalaban na po ang turing niya sa akin. Alang-alang sa kasamahan ko. Alang-alang sa kaligtasan ng tao. Kailangan kong kalimutan na mahal ko si Amanda. Magmula ngayon, tatratuhin ko na siya bilang kalaban. Ito ang itsura ng pinaghuhukay ni Alexander ngayon. Pero bago nagkaroon ng gusali at kung ano-ano pa yung lugar na yan, ito yan noon. Ano meron sa bundok na yan? Hindi ako sigurado eh. Pero ayon sa nabasa ko, isang sagradong lugar ang bundok na yan. Oh, eh ang laki naman ng lugar na to. Hindi kaya magkatayo ng mall si Alexander. Ano ka ba? Oh. Hindi naman negosyante yung kalaban ng anak mo eh. Nay, alam niyo ba kung bakit sagrado ang lugar na to? Hindi rin anak eh. Parang wala naman nababanggit ang Tito Victor mo tsaka yung iba pang albularyo tungkol sa lugar na to. Ilang tao kaya pinatay ni Alexander at ang mga mangkukulam para makuha yung lupang yan? Sigurado ako malaking bahagi yung lupang to sa pinaplano nila. At bahay ni Alexander. Pero hindi naman siya mahanap eh. Baka kung saan lupalop na yung nagtatago. Kung saan man siya nagtatago, sigurado akong hindi siya lalayo. Naghuhukay pa rin sila. Tansya ko may hinahanap sila sa ilalim ng lupa. Eh di lusubin na natin ulit ang lugar na yon. Pilitin nating lumabas niyang si Alexander para matapos na tulaban na to. Istahan ka lang. Nung huling beses tayo pumunta doon, munti ka na tayo hindi lumabas ng buhay. Hindi ako papayag na susugod tayo ng basta-basta. Naintindihan mo ako? Kailangan natin malaman kung anong pakay nila sa lupang yun. Kapag nalaman natin yun, tsaka tayo didiskarte. Gabriel, ikaw ang inaasahan ko. Kailangan mo madiskubre kung anong pinaplano nila sa lupang yun. Habang ginagawa mo yan, kami munang pipigil sa mga pambibiktima ng mga mangkukulam. Eh, sandali lang, bakit mo ako tatanggalin sa laban? Eh, kaya nga nandito ko para lipulin yung mga mangkukulam na yun. Gabriel, makinig ka sa akin. Ikaw lang may kakayahan para madiskubre kung anong pinaplano nila. Ang mission mo ang pinaka-importante dito. Kung gusto mo makaganti, kailangan mo gawin to. Alamin mo ang plano nila. Kapag alam na natin ang plano nila, sabay-sabay tayo susugot. May kailangan ka pang libro? Okay lang, Raya. Wala lang kukuha, salamat. Oo nga
mapapas naman yung loob mo, Gabriel. Tama naman yung desisyon ni Elias eh. At kung meron makakadiskubre ng mga plano ng mga mangkukulam, ikaw yun. Dahil ikaw ang pinakamatalino sa atin lahat. Salamat, Laya. Naiintindihan ko naman si Elias eh. Naiinis lang ako bakit hindi ako pwede makasama sa laban. Paano kung kailangan niya yung tulong ko? Paano kung malagay ka sa panganib? Hindi ko kahit tanggapin na wala akong nagawang tulong para sa'yo. Uy, huwag mong kakalimutan. Kayang-kaya ko sarili ko, no? Daan-daan lang. Baka matanggal daliri mo niyan. Huwag mo alalahan. Kayang-kaya ko to. Siyempre, mag-aalala ako para sa'yo. Kagrupo kita eh. Alam mo, hindi lang si Garbel ang nawalan sa atin, Elias. Alam ko kung gaano kasakit nung nawala si Amanda sa buhay mo. Sana tandaan mo na hindi lang tayo magkasama sa laban. Magkaibigan din tayo. At lagi kami nandito para sa'yo. Salamat. Lapit sa lagunan pa ang mga pinanghuhukay ng mga mangkukulam. Malaman dito sila nang bibiktima. Subukan lang nila. Yung gustong-gusto ko na pa naman lumaban. Tandaan niyo may kapangyarihan ng mangkukulam. Kaya nilang humigop ng lakas sa mga tao. Kailangan lagi tayo mag-ingat. Natang, tulungan na po kita para di ka mahirapan. Napakabait mo naman iyo. Pero hindi yan ang kailangan ko sa'yo. Tawag mo nga siya! Iyaw na siya! Raya ko na pala sa kanya, mix down na! Ito sa inyo! Mix! Ito ako, huwag mo siya kaya makatakas! Sabi niyo tungkol kay Elias Paniki, sa tingin niyo po ba siya ang nagligtas sa mga bata ng isang gabi? Elias Paniki. O Elias Cuneo pa ang itawag niyo sa kanya. Ang tingin ko sa kanya ay isang kriminal at mamamatay tao. Huhulihin na lang siya. Salamat po, Chief. Ano ng mga mangkukulam? Kuya, kuya! Ikaw ba si Elias Paniki? Okay, tara lang. Baka hindi. Kapangalan ko lang yan, itong Elias Paniki. Pareho lang kami pangalan yan. Naku, ikaw nga. Huwag nga nagpapaniwala kung ano mga nakasulat sa dyaryo, ha? Hindi lahat yung totoo. Sige na, sige na. Sayang, pagmamalaki ko pa naman sana sa mga kaibigan ko na superhero ang kuya ko at nagliligtas ng mga tao. Nako, Sandy, kahit hindi man ako yung Elias Paniki na yan, marami ka naman pwede pagmalaki sa akin, di ba? Oo nga. Oo. Oh. Parang wala naman kuya eh. Alika nga dito, wala. Ito, kumain ka na lang.
bilib mo ako, Amanda. Sa maikling panahon, palakas ng palakas ang iyong mga kapangyarihan. Milya-milya na ang nararating. Kung buhay lang ang magulang mo, sigurado ako, matutuwa sila. Salamat po, Tito Alexander. Sa susunod na magharap kami ni Elias, handa na akong labanan siya. Tama na yan. Pareho lang naman tayo nag-aalala para kay Elias. Ang kailangan lang magtiwala tayo sa kanyang kakayahan. May lang naman yan na inaalala ko, Naldo. Iniisip ko lang kasi, di ba nagsisinungaling na tayo kay Elias? Tapos ngayon, pati kay Sandy. Ano bang klase mga magulang tayo? Ayaw, huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam natin pareho kung ba't natin 'to ginagawa. Kasi mahal natin yung mga bata. Gusto nating protektahan yung pamilya natin. Paano ko malaman ni Elias ang totoo? Huwag niya ba tayong kasusuklaman? Maria, mahal tayo ni Elias. Maiintindihan niya kung ba't natin 'to ginagawa. Sana matapos ang lahat ng tono para masabi na rin natin kay Elias ang totoo. Mga kaibigan, may kakaiba tayong masasaksihan dahil malapit na ang solar eclipse. Ayon sa mga scientist, espesyal ang solar eclipse na ito dahil buong araw ang matatakpan ng buwan. Mukhang tumahimik na ang mga magkukulam simula napigil natin ang mga kasama nila. Wala nang balita ng pagkamatay ngayong gabi. At paano napipigilan natin sila? Akala ko dati yung paghigop nila ng lakas, paraan lang nila yun para pumatay. Yung pala ginagamit nila yun para panatilihin ang lakas at kabataan nila. Ibig sabihin hindi sila tumatanda. At ang ibig sabihin, maaaring ang iba sa mga nakalaban natin kanina ay nakalaban na rin ng mga ninuno natin noon. Kung matagal na sila nabubuhay, ibig sabihin mas delikado sila kaysa sa inakala natin. Mas marami silang alam sa atin. At mas malawak ang karunungan nila sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. Tama si Elias. Mas marami silang alam kaysa sa atin. Tulad ito, yung hinuhukay nila, dating sagradong lugar to, ito ang dating pugad ng Minokawa. Ito ang Minokawa. Tingin ko, yan ang hinahanap ng mga mangkukulam. Control nilang Minokawa. Parang nagkaroon sila ng super weapon laban sa atin. Siguradong gagamitin nila ito para makapaghasik ng lagim sa mga tao. Teka. Ang sinasabi mo ba, Gabriel, nandun ang Minokawa sa lupang yan? Yan dami-daming tao doon, bakit walang nakakakita? Pwedeng natutulog lang. Pwedeng may gawin silang ritual para palabasin ulit ito. Pero, gaya nga ng sabi ni Elias, mas marami silang alam sa atin. Sila nga sigurado. Maraming tao masasaktan dahil dito. Hindi tayo papayag. Gagawin natin lahat para pigilan sila. Alexander, nakuha na namin. Magaling. Sige, bilisin niya ang paghukay dyan. Kailangan magpadala ng mga tao doon. Kailangan masiguro natin ang pagkuha ng bato ng Minokawa. Opo. Konti na lang at matutupad na ang lahat ng plinano natin. Magagawa ko ng ritual. Pagkatapos ng 100 taon, sa araw ng solar eclipse,
Yun lang ang tanging para pakawalan ni Alexander ang Minokawa. Kailangan ko ito mabigay kay Elliot. Hanapin niyo siya. Elias, tanggalin mo na sa utak mo si Amanda. Dahil kahit nasa iyo ang Bertud, siya lang ang nag-iisa mong kahinaan. Alam mo ba kung bakit ayaw ang payagan na magkaroon ng relasyon ng mga magulang mo? Dahil may nagmay-may-ari na sa'yo. Posibleng patibong lang ito lahat. Kaya nagdesisyon ako. Hindi ko kayo isasama sa misyon na ito. Ito na po ang puso ng Minokawa. Ako ang haharap kay Elias.